Kamusta na kayo mga ka-channel? Matataas na ba ang mga ratings nyo? Dahil dyan sa pagsisikap at pagtsatsaga, makakamit ang magandang kapalaran dito sa YouTube. At meron akong kwento na ibabahagi sa inyo ngayon. Ito ay dahil sa ginto. Ang pagbilis ng pag-undad sa buhay ng isang tao ay maituturing natin na hindi ka papapaniwala. Dahil hanggang ngayon, nagpapatuloy na isang bugtong ang pagyaman ng isang tao dito sa kanilang lugar. At maituturing natin na ito ay alamat ng pagyaman ni Don Facundo sa lugar na ito. At ito ang tatalakayin natin sa araw na ito. At sana maibigan nyo at balik-balikan nyo sa papanood. Thank you so much. Si Don Facundo Chavez na kinikilalang nagbebenta lang at bumibenta ng mga baboy at baka. Ngayon, siya na ang pinakamayaman sa buong bayan. In after 20 years, unti-unting lumago ang kanilang negosyo. May sarili ng mga ekwepo at madami pa ito. Mga heavy equipments ay mayroon sila. Lahat-lahat na klaseng ekwepo ay mayroon sila. Mga cars ay matatawag natin ang mga anak nila ay maswerte dahil nasa sa kanila na ang lahat. Malalaking bahay at isa, dalawa or tatlo mga service nila ay mayroon. In short, mayaman na ang pamilya Chavez. At dahil dito, marami ang nagtataka at haka-haka sa mabilis ng pagyaman sa pamilya na ito. Dahil kung sa pagiging contractors lang ay hindi ganyan. Kadami at kayaman ang pamilya na ito. Ang mabilis na pagyaman sa pamilya na ito ay may itinago-tago na sekreto. At alam niyo na. At kung naniniwala ba kayo na isang ginto na nahukay sa isang bakanting lote? Mayroon pa ba diyan? Mayroon pa ba diyan? Mayroon pa ba yan dito? O saan ba galing ang ginto na ito? Bakit inilagay ng isang kahon at nasa ilalim ng lupa na nahukay ng isang driver ng backhoe? Kung mananiwala kayo ng isang ginto, siguro meron ding totoo. 'Di ba? Dahil ang ginto, 'di ba, maraming gumagawa ng mga tunnels at hinuhukay nila 'yon. At marami ang mga ginto sa ilalim. Ngunit yung natagpuan ng isang driver ng backhoe ay nakasilid ng isang kahon. Malaking kahon. At punong-puno ng ginto. Yan ang mga haka-haka ng mga taong malalapit din sa kanilang pamilya. Siguro nag-leaking yun dahil mayaman na eh.
mayaman na yung tao, kaya siguro yung inggit ng tao ay mayroon tayo, di ba? Dahil kahit papaano sa ating pagsisikap, hindi natin matagpuan yun. Ngunit ang pamilya Echaves ay nakatagpo. Siguro totoo, dahil biglaan ang pagyaman nila. At maswerte ang pamilya na ito dahil nakalinya sila sa yayamanin ng Diyos. Dahil ang tao kapag kahit anong pagsisikap, kung hindi ito yayamanin ng Diyos, ay mahirap pa din kahit sobra ang pagsisikap. Alam nyo, yung driver ng isang bako na nakahukay ng isang kahon na ginto ay biglaan lang nawala. Ang sabi nila, pinalayas raw ito at pinadalhan ng malaking halaga katumbas sa paglihim sa kanyang nakita, na mananatiling lihim ang kanyang nahukay doon sa bakanting lote. Siya nga pala si Sikip Facundo Echaves ay 57 years old at ang kanyang asawa 59 years old. Mananatiling bugtong sa maraming tao sa bayan ang kanyang pagyaman. Ngunit para sa kanila ay swerte ito. Di umano pinalayas ang operator at binibigyan ng malaking halaga upang mapanatili na lihim ang naangkin nilang yaman. Ngayon raw na mayaman na din ang bako operator, nag-leak na ang pagiging alamat sa buhay ni Facundo. Ngunit imposible ang lahat, di ba? Isipin natin, kanino ang ginto na yon, sa panahon ba yon ng hapon, itinago ba nila sa ilalim ng lupa? Siguro malamang na totoo, or totoo talaga. Ang tao kapag pagyayamanin ng Diyos ay konting sikap lang, yayaman ka agad. Kaya kung may ginto silang nahukay, ay yan ang paraan ng Diyos na sila yumaman. Dahil marami ang paraan ang Diyos, paano pagyayamanin ang tao. So para sa kanya yon, di ba? Dahil ang tao kapag nasalin niya ng kahirapan, kahit ibungad pa sa lupa ang iyong katawan, sa pagsisikap ay ganun pa din, mahirap pa din tayo. Dahil walang nakakaalam sa ating mga buhay dito sa mundo. Hindi lahat nagsisikap, nagtatagumpay. Maraming umuwing bigo, pero nagpapatuloy. Magpapatuloy tayo sa pagsikap kahit hindi natin alam kung tayo ay magtagumpay dito sa mundo. Marami na silang mga tauhan dahil mayroon silang mga construction, marami silang buildings, kinokontract, may sariling gasoline station, hardwares, mga convenience stores at maraming gusali na sarili sa bayan. At dahil doon, marami din mga tao ang natutulungan nila. Maraming mga mahihirap na nagkakaroon ng trabaho. At yun, hulog ng langit. Magpapatuloy tayo sa laban para sa kinabukasan. Ang kaundaran ng iba ay hindi mapapasa atin. Facundo Echaves ang tinaguri ang pinakamayaman sa kanilang lugar. Ngunit kapalit din ay buhay ng kanyang may bahay
nagkaroon ng malubhang sakit, alam niyo na ang ibig kong sabihin. Kaya kahit man dumating sa kanila ang ganyan, at least nakakatulong sila sa mga taong mahirap sa kanilang bayan. Marami silang natutulungan dahil maraming trabaho ang nangangailangan. Kaya hirings para sa mga construction workers, drivers, at mga electricians ay nasa kanila ngayon. At sila'y masaya sa naangking taglay at yaman ni Don Facundo E. Chavez. Thank you for watching. Bye.